evening. Salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Parang ayaw niyo na ako magsalita. Malamang gutom na kayo. Pwede ba dyan na lang ako? Oh, sige, dyan na lang ako. Ang taas eh. Kumusta na po kayo? Sigurado hindi pa kayo gutom? Hindi po. Ako gutom na. Kaya saglit lang to. Para ang saya-saya nyo. Para excited kayo makita ako. Ay, excited din ako makita kayo. Siguro gusto nyo naman makarinig ng mga kwento na may kwenta, no? Oo, hindi na lang puro paninira, ano? Sige, sisim... Talaga, mami? Oo nga, eh, sabi rin nila. Ha? O sige, sisimplihan ko na lang. Total, nakapakinig na kayo po ng lahat ng mga nangyari dito sa Maynila na magaganda. Diba? Gumanda ba talaga ang Maynila? Totoo ba? Oo naman. Ay, gumanda ako lalo. Hindi naman masyado. Sino dito mga seniors? Yan, relax lang, di ba? Hindi pa nyo natatanggap ang anyong allowance, ano? Ah! Eh kasi bawal daw. Eh kasi election daw. Oh, pero may maganda akong balita. Nagpaalam na kami sa COMELEC. At bumayad na sila. Oh! Di ba? Gandang balita. Antay-antay na lang. Di ba? Bumayad na sila eh. Eh kasi, sabi nung iba, bakit daw ibibigay namin sa inyo? Eh, kampanya na. Bawal daw. Eh, di nagpaalam kami. O, di pinagbigyan kami. Oh, ayan o. Saksi si Konseyal Marjun dahil nasa kanya yung sulat ng COMELEC. Oh, diba? Eh, sino naman may anak dito na nag-aaral sa PLM at saka UDM? Uy, apo. O, antay na rin kayo. Malapit na. Tisis lang ng konti. Siyempre, ayaw naman natin na mapahama kayo, di ba? Kasi para sa inyo din yan. Okay. Pasimplihan ko na lang ulit. Sino sa inyo nakatanggap no isang taon? 6 na buwan. Nakataas agad ang kamay. Wala pang tanong. Ayuda! Food boxes! Tanggap nyo? Ay di lahat kayo may tindahan na. Ang dami-daming laman. Bigas. Corned beef. Beef loaf. Sardinas. Hindi pa kape. Hindi pa nauubos yung isang box, may dumadating na naman. Eh ngayong taon, nakailan na kayo? Dalawa na. O pero alam ko, yung sobra-sobra inipon nyo. Pinamigay din nyo sa mga kamag-anak nyo kahit hindi taga-Maynila, di ba? Kahit hindi taga-Maynila na kinabang sa ayuda food boxes natin kasi tayo lang meron yan. Kasi mahal tayo ni Yorme, di ba? O sino sa inyo nung isang taon nakatanggap 2 beses? Tagi 1,000. Kaya din. O di marami kayong pinang-shopping. Sa Lazada. Sa Shopee. Hindi. Alam ko naman pinambili rin nyo ng mga kailangan nyo sa bahay. Gatas ng apo. Ano pa? Diaper ng apo. Gamot ng mga seniors. Pambayad sa kuryente. Pambayad sa tubig. Pinambayad sa upa. Pinambayad sa utang. Uy, oo naman. Ang daming nawalan ng hanap buhay nun. Diba? Kahit pa paano, malaking tulong yun sa inyo, di ba?
Oh, paano kaya yan nagawa ng buong grupo ng Ascenso Manileño? Simple lang. Nagtulong-tulong po kami. Nagkaisa. Minsan po, walang nag-away sa amin. Walang nagbangayan. At minsan po, wala kayong nabalitaan na naninira kami ng ibang tao. Kasi hindi namin gawain yun. Ang ibinabalita lang namin sa inyo, yung mga bagay na magaganda. Yung nagawa namin para sa inyo dahil tao muna. At dahil iisang bangka lang kami, iisang pamilya. At ang turing namin sa inyo, kapamilya din namin. Eh ngayon po, yung ama natin dito sa lungsod, si Isko, inaapi na nila. Papayag ba kayo nun? Lalo na kayong mga taga-Tondo? Lahat na lang ng pambabatikos, inabot na ni Yorme. Wala ba siyang nagawang maayos? Hindi ba niya tayo minahal? Hindi ba niya tayo inilagaan? Huwag natin siyang pababayaan, ha? Sino ba ang unang dapat magmalasakit sa kanya? Tayo! Kasi sabi niya, lalo na kayong mga taga-Tondo, walang ibang magmamalasakit sa isang batang Maynila, kundi tayo rin! Mga kapwa niya, batang Maynila. Kaya anong isisigaw natin? Isko! Moreno Dumagoso. Ha? Galit? Gutom lang yan. Paalala ko lang sa inyo, ha? Yun pong sinasabi nilang ang lakas-lakas daw, taga-Norte. Madami daw pera. Yung pera ba niya na ipamahagi sa inyo? Nabigyan man lang kayo ng ayuda? Eh yung taga-South, nabigyan ba ang ating mga seniors ng senior citizens allowance? Eh yung matayog na taga-Bicol, walang ginawa kundi apihin si Neo. Grabe, yung mga kakampi niya. Kahit luga, wala. Sino lang nakagawa ng lahat ng ito? Sulang! Diba? Two joints. Si Isko? Si Isko? May nagawa na, may pruweba na, may resibo na. Sila puro OPM. Alam niyo OPM? Oh, promise me. Puro pangako. Yung ating pambato, nagawa na, sisiyo. Sa loob lang ng dalawa at kalahating taon. Kaya huwag po natin siyang pababayaan, ha? Kung may mga kamag-anak kayo sa probinsya, pakitawagan na sila. Kayo na po mangampanya dun sa batang Tondo. Higit po sa lahat, kayo po ang inaasahan niya. Dahil kayo po ang una niyang naging pamilya. Dahil kayo pong mga taga-Tondo ang unang nagtiwala sa kanya. Eh ngayon po, yung partner niya, kilala niyo? Maliban kay Tong William, yung partner niya dito sa Maynila. Ay, si Harry Lacuna ba yun? Ako ba yun? Ako ba yun? Eh, mas pinagkakatiwalaan niya na makakapagpatuloy ng lahat ng aming nasimulan. Kaya lang, sabi ng iba, yung Lacuna daw hanggang pang vice mayor na lang. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Eh kasi, di ako magtataka, ha? Yung tatay ko, kung kilala pa nyo, si Danny Lacuna. Naku, ilang beses po yan tumakbong alkalde. Malas. Ni minsan hindi po nanalo.
Eh, kasi lagi tinatalo nung ano eh, ni Mayor Lim. Yung lolo, ni Ninyo. Eh, magaling naman po kasi talaga si Mayor Lim. Legend yun. Diba? Eh, kaya baka sakali lang po. Yung napagkait sa tatay ko, baka pwede naman. Ako na lang. Pwede? Pwede? Promise niyo yan? Oh, dahil nag-promise kayo ha, ito promise ko din sa inyo. Hanggang nandito ko, kasama ko si Yun. At yung magiging bago nating congressman, si Ernix Junicio. At yung anim naming konsehal, makakasiguro kayo lahat ng serbisyo at benepisyong nasimulan namin. Tuloy, 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 tuloy. Oh, but wait. There's more. Paano pag nanalo si Isko? Ano mangyayari? Dodoble! Ang benepisyo! Sino mauna? Sino bida? Tayo! Sino unang lilingunin ni Isko? Tayo! Kasi sa atin siya nagsimula. Diba? Huwag niyang kalimutan, ha? Samahan naman ninyo ko. Diba? Sa Maynila lang, ha? Samahan niyo ko. Gumawa tayo ng bagong kasaysayan sa lungsod ng Maynila. Bigyan naman po natin ang ating Kapitolyo ng isang leader na may puso ng isang ina. Pagmamalasakit ng isang doktora. Handang-handa na po ako na maging kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod ng Maynila. Asahan niyo po, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Kaisa ko po ang buong grupo ng Ascenso Manileño, siyempre sa pangunguna ng aking bagong partner, Yun Servo Nieto. Tulungan po natin para sa isang bagong tondo, bagong kongreso, Congressman Ernix Junicio. Anim lang po ang konsehal. Nasa harapan ninyo. Walang labis, walang kulang, sila pa lang pong anim, sapat na. Huwag na po kayong magsingit pa nang hindi nyo kilala at hindi nyo subok pa. Konsehal Doktora Irma Alfonso. Konsehal Ninyo de la Cruz. Konsehal Jesus Taga Fajardo Jr. Konsehal Ian Bansainyaga. Konsehal Bobby Lim. Konsehal Marjun Isidro. Ako po nga pala, si Doktora Hani Lacuna, ang inyo pong door-to-door na doktora. Sama-sama po tayo sa isang malusog, maayos, payapa, at maunlad na Maynila. Pagpalain po tayo ng buong Maykapal, Ascenso Manileño! Maraming salamat, Pilipinas! God first! Lagi po natin tandaan, number 4 sa balota, Mayora Hani Lacuna! Number 1 sa balota, Konsehal Doktora Irma Alfonso. Number 4 sa balota, Konsehal Ninyo de la Cruz. Number 9 sa balota, Konsehal Jesus Taga Fajardo Jr. Number 1, Konsehal Marjun Isidro. Konsehal Moises Pavil. Konsehal Ian Bansainyeva. Congressman Ernix Junicio. Number 3 sa balota, Vice Mayor